patay ng mga trial sa buhay, yung sa akin na nangyari, ibalik naman yung unos na nangyari sa inyo. Pero ang gusto ko lang namang itanong sa inyo ngayon is, gusto ba ninyo na suplayan ni Lord lagi yung mga kailangan ninyo? Amen! Kung ano ang unos sa buhay natin na dumating, is malalabasan natin. Amen? Amen! Pero bago po yun, bago po natin maranasan yun, dapat huwag natin magnakawan si Lord. Huwag natin magnakawan. Kasi, yun nga, paki-crush po si Gino. Malakay 3. Yo, bago yun. Then, we are man, love God, yet you love me. But you ask how we love you in tithes and offerings. Next. You are under curse, the whole nation of you, because you are robbing me. Next. Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that will not have room enough for it. So, napakinggan niyo naman po yung testimony namin mag-asawa, nangyari nung last year, and alam niyo po talaga, hindi kami binabayaan ng Panginoon. And yung sabihin sa pagkaluwa ng bahay, pero glory to God, natapos po yun. And hindi rin po talaga namin alam kung paano po namin paano ko talaga na i-rouse yun eh. Hindi ko talaga namin ma-explain. Hindi na rin po namin kaya i-move sa isa-isa. Basta alam po namin, natapos po lahat. So, ma-share ko lang po na yun ka, napakagawa po kami ng bahay. And nung March po, nag-load po ko ng 500,000 para po sa paggawa ng bahay. Inagdag po namin dun sa ipon. And nung nakuha ko po yung, ano, yung pera, pero pagka pagkubo, oops, nice. Ano? 50,000? Bakit talaga ito? Tapos parang dalawang isip ka magbigay yung 50,000 na yan. So, kung yung 50,000 na yan hindi mo ipaibigay, paano pag binigyan kitang million? Sige, kumpitin natin. Bigyan ka ng 1M, pagka ibibigay mo, 100,000 na. So, tayos pa lang yun kung mag-cover ka pa, diba? So, yun yung biniginawa ko. So, may binigyan namin yung price doon. Hindi na kapagpagawa ko ng bahay. And hindi ko naman po mangalang mangyayari na yun pala yung mangyayari sa akin last year. So, yung binibigay ko natin na tithes, ito na po, yung malakay, yung blessings mo na bibigay, ipabalik sa inyo ng Panginoon, sobra po. 50,000 lang po yung binigay ko kay Lord kahit yung ito lang yung kailangan, pero yung binigay ng blessing sa amin last year, hindi sobra-sobra po talaga yun. Kaya, I encourage po na talaga na magbigay po tayo sa Panginoon, ibigay po natin yung tithes natin, yung offering natin, and kapag pinuhos po talaga ng Panginoon ng blessing sa atin, talagang hindi po natin yan mapocontain. And additional lang po, siyempre, hindi lang naman po sa yung pera, yung blessings. Yun, kasama rin po din yung protection namin sa pang-araw-araw. Protection natin na nakabawi tayo ng safe. At the same time, help po natin na kahit ganun po yung nangyari sa akin last year, hindi po pinabayaan ako, Panginoon. Kung grabe po talaga, sabi ko, talagang blessed na blessed mo po talaga po kahit na ganun yung nangyari sa akin. Kasi yung iba nga po talaga, natatamaan yung paningin nila. So, talagang blessed na blessed po talaga tayo. So, awag na po ba natin yung mga natin, yung meron po. I-offer na po natin sa Panginoon. Pray po tayo. Panginoong Jesus, maraming salamat Panginoon sa pagkakataon ito na kami po ay makapagbigay muli sa iyo. Makapagbigay po kami ng kabuhan na offering Panginoon.
Lord, maraming salamat, Panginoon, sa kalusugan, sa aming pangatawan, sa pangatawan. Salamat, Panginoon, sa aming mga trabaho. Salamat po sa mga business sa pinagkukuhanan po namin, Lord. Pinagkukuhanan po, Lord, ng pangaraw-araw. Nasa po kayo, pinagpapakaloob, pinagkakaloob, pinagkaloob, Panginoon. Lord, sa mga hindi pa po makapagbigay, Lord God, Lord, touch their hearts, Panginoon, na bibigay po nila ang ikaw po nila. O kung maraman, Panginoon, na pinagkakita, Lord God, Lord, ikaw ang mag-provide sa kanila, Panginoon. And maibalik po nila, Panginoon, ang nararapat para sa iyo. Salamat, Panginoon, sa mga blessings, Lord God, na ipinagkaloob mo sa amin. Lord, sa maliligo, Lord, na ito ay magamit po lang ang Panginoon sa iyong gawain.